Hello, this is Chris from Brooklyn. I'm an iPhone photographer. And welcome to my YouTube channel where I post an iPhone photo from my travels and in the process share the story behind the picture and then teach an iPhone photography tip that we can learn from that photo as well. So start na natin. Post ko muna yung photo na ginamit. Yan. So yung photo na yan, kinuna niya nung, ito lang, last January 2020. And second time ko siya sa Paete, Laguna. Thank you to my friend TJ. And nagpunta ako ng Paete, Laguna kasi every January, merong Salibanda Water Festival. First time ko mag-attend last year. And then medyo hindi ako ready noon. Nabasa yung isa kong power bank, nasira. Kasi akala ko waterproof yung backpack ko, hindi pala. So this time, I was better prepared. Nagka-time pa kami actually explore yung farm ng friend naming si TJ. So punta kami doon. Magkat pa kami ng bundok. Fairness sa tatay niya, bait naman na naglaan ng oras. To tour us around sa farm niya, it's my first time also to see green tea leaves in person. We take it for granted na may green tea. As in leaf pala talaga siya. E nakain kami ng pepper na maasim. May pepper palang hindi dried. And then nakainom pa ako ng buko juice, fresh buko. And then we went down. So pagdating namin doon, nag-start na si Salibanda. Hindi naman namin na-miss, eksakto lang. And then yung nag-start na siya, as in itong shot na to, as in pagbaba namin, ito kagad yung nakunan ko. And ang nangyari dyan, ang una kong na-notice yung mist ng water hoses. And then yung sun, tumatama siya from behind. And then yung pagtingin ko, oh my God, ang magical niya. Dun, yun yung medyo nag-strike agad sa akin, yung how magical it is. And then from there, sabi ko, ay, maganda tong shot. So, trinas ko lang yung gut ko, umikot-ikot lang ako. Sabi ko, ah, maganda tong shot. And then before I knew it, may dumaan na bata. Ayun, pakita ko sa picture again. Tapos nag-silhouette siya. Nag-silhouette siya against the sea of this curtain of rain and water, and then may sunlight pa sa likod. So parang nag 3 layers siya. May sun sa likod, sa pinakalikod, yung second layer, yung curtain of water hoses spraying all over the place. And then yung front layer, so parang 3 layered cake to. Yung front layer, ito yung bata na nag-silhouette. At yung bata, hindi ako nagre-rehearse pag gantong mga events. I don't like it. I like yung challenge na para naghahanap ka ng moment. So ito, yung bata, tumigil lang talaga siya sa gitna. And then nag-emote siya. Yung finil lang niya talaga yung tubig. Sabi ko, oh my God, ang magical talaga. Yung nasa moment siya. Ito yung sinasabi ng mga parang meditative moment. Talaga nasa moment lang. Napaka-pure ng moment niya. So kinunan ko siya, I only had a few seconds. I think I remember mga baka less than 20 shots, naka-burst pa nga yung iba. So ayun, nakunan ko siya, tapos naka-side view siya, nag-profile siya, nag-silhouette siya kasi against the light. And then bigla ko lang din napansin na meron palang bubong sa likod niya na perfect triangle. So nag-adjust ako ng konti para nasa middle siya. At yung peak ng triangle nasa likod niya at nasa center niya. So, eksakto. Eksakto as in, ah, sabi ko, ang ganda. And then after noon, malis na siya. And I was so grateful na nakunan ko yung moment na yon. Pero dapat mabilis ka mag-adjust na, ay, yon. Dapat nakita ko kagad na merong bubong as in-enter ko kagad siya. Learnings dito. Number one, pag gantong mga event, mga photography ng mga events, unless wedding to, don't come into a preconceived idea and strategy on what you're gonna take a picture of. Kung sa wedding kasi madali to, gonna take a picture of the first kiss, slicing of cake, ganon. Pero gantong mga festivals, just keep an open mind, i-feel mo lang, tapos go microscopic. Huwag mong tingnan yung malayo, tumingin ka ng mga, naghahanap ka ng special magical moments like this kid, and yung sunlight against the rain, against the water hoses. So after nun, tumingin, move on ka kagad.
hanap kang ibang moment, tapos go with the flow, then tingin ka uli. So microscopic ang tingin, wag masyadong malaki, kasi you're looking for moments of magic amidst all the chaos. Tapos once in a while, pwede kang kumuha ng zoomed out, pero suggestion ko ha, para mas magical yung event, look for small moments, human moments. So that's one. So yan ang story ng sunny, rainy silhouette sa Paete, Laguna during the Salibanda Water Festival. And again, I encourage all of you na pumunta ng Paete, Laguna, in fairness. Lapit lang sa Maynila niyan. Ang ganda-ganda. And hopefully, may mga napulot kayong tips that can help your own iPhone photography and mobile phone photography. And if you have a friend who's interested in iPhone photography or mobile phone photography in general, feel free to share this video. Pili kang kumuha ng pictures with your mobile phone. Subscribe kayo dito so you can check out my other videos. Click nyo na rin yung bell icon beside it para ma-alert kayo each time a new video is up. Thanks for joining me sa episode na to, and I hope to see you in the next episode. Bye!